sa pagkakatuklas dito sa mga tinatawag na struktura na natagpuan sa Manila Bay. Ito po ay hindi ordinaryo, no? Bagamat kung titingnan nyo dun sa tinatawag natin na video, yung nakikita nyo ay parang maliit lang na pader, no? Na nalalakaran ng tao. Ito po ay malakad, no? Kasi yung nakikita nyo, yun lang nasa ibabaw ng tubig. Yung nasa ilalim niyan, mas malaki. So sa katunayan, kami po ay nagkaroon ng tinatawag na mga pananaliksik na dyan. At hindi namin magawa, no, na ito ay magawa ng tinatawag natin na konkretong mapa dahil ito ay sobrang luwag. Nung ako nagtuturo ng senior high, kasi ako ay nagkaroon din ng klase ng senior high, no, 2017, 18, ganyan. So, lagi siyang pumapasok na late. So, nung sitahin ko siya, because nag-check ako ng aking attendance, so bigla siyang pumasok. So sabi ko, lagi kang late. Alam mo ba na ibabagsak na kita? So ganun pagkakasabi ko sa kanya. Sabi ng estudyante ko, sir, kasi sir, nakatira ako sa isang isla, no? Nagbabangka pa ako para lang makarating ng school. So yun ang sabi niya sa akin, no? So, sabi ko naman, ako matagal na akong nakatira dito sa Manila, pero wala akong alam na isla rito na malapit. Hindi, meron sir, sabi niya. Sige nga, anong pangalan ng isla mo? Binuangan, sabi niya. Now, of course, as a history teacher, na-encounter ko na yung pangalan, Binuangan. Now, pinadescribe ko yung isla, no? Sabi ko, sige, paano makakapunta sa isla niyo? Ano yung tsura ng isla niyo? So, sabi niya, sir, punta kayo doon. Maraming ano doon, may mga parang ano doon eh, parang tourist attraction. Meron doon simbahan na sa gitna ng dagat. So, meron doon na parang beach, no, na white and then black. So, yun ang pagkakatanda ko na sabi niya, no? Now, ako naman sabi ko, sa lublub ko, mukhang hindi pa nag-aalmusal itong batang to, no? Kasi ko doon ang pinagsasabi, no? So, bagamat medyo sabihin natin na mahirap paniwalaan, so, sabi niya, sige sir, kung hindi totoo yung sinasabi ko, at pumunta kayo, di ba? So, ibagsak na ako. So, sa madalas na, I took the challenge. So, pumunta ako dun sa isla.